Una, may mga sponsors tayo. So ano ang hinihiling ng mga sponsors na yan? Makapagdaawa lang ng kahit ilang minuto lang, 5 minuto, 10 minuto na makapagsalita yung mga tagapagsalita namin tulad ng mga daiya natin na nagtatrabaho sa mga dawa centers. So yun lang ang hinihiling nila, yung 10 minuto, 20 minuto. Kapalit nun, okay, marami pang susunod na paligang. Kung maalala nyo, kung sino may taga-Bin Laden dito, kung meron man, nagpaliga kami last March dito sa Saudi Geological Survey, dito lang sa may Tarik Medina. So malaking budget yun, abot ng 24 teams. Ang budget nun nasa 85,000 reals. Inabot ng mahigit 2 buwan, pero may mga prizes kami, libreng pagkain, libreng uniforme, libreng halos lahat, libreng transportation. So gusto namin na masundan pa yon. Tulad ng ganito, ang kailangan na namin, tulad ng sinasabi ko, yung cooperation ninyo. So ngayon pa unti-unti nang magsisiuyan. So alhamdulillah, meron tayong mga audience pa matitira. So ang akin lang, dahil meron akong kasama, gusto ko lang i-introduce yung aking kasama. Siya na muna magsasalita ngayon, magbibigay ng konting paalala, daawa. So 10 minuto lang yan. So ibinibigay ko kay Sheikh Abdul Haq ang table, ano ba yung floor, sahig. Sa'yo na ang sahig, brother. Siya ay isang volunteer ng ating Dawa Center. So, Brother Abdul Haq. Shukran, barak. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. At magandang gabi sa mga kababayan kong Pinoy. Ako po si Abdul Haq Kharid Muhammad At-Tuyani Al-Yamani, tubong General Santos City sa Sarangani Province. Kilala ako bilang Haq. Bali, ang sabi ng kapatid natin, si Brother Razul, na nagaano kami ng paliga rin sa Saudi Geological, nagpaano rin kami ng tournament ng basketball para hindi maboring yung mga kababayan natin na gustong sumali. Ang sa amin lang ay nais namin iparating ang ano ng Islam. Kung ano ang Islam. Kasi karamihan sa atin, Kristiyano, ano pa mang reliyon, ay minsan hindi nila alam kung ano ang Islam. Kaya sa amin, ang gusto lang namin ay paparating yung malinaw kung ano ba talaga ang Islam. Kasi minsan naririnig natin doon sa balita, ang Islam ay ganito, ang Muslim ay ganito, namumugot ng ulo. Pero sa banal na Quran ay hindi pinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala ng pumatay ng tao. Ang sa amin ay ipaparating. Sabi pa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Balligo anni walau aya." Iparating mo sa kanila o iparating mo sa akin kahit isang tanda lamang. Isang aya o isang katibayan mula sa banal na Quran at saka sa hadith. Ang Islam ay galing sa salitang salam. Ibig sabihin ay kapayapaan. Kaya nga, pag magkasalubong ang Muslim, kapwa Muslim, Christian, Amerikano man, Pilipino man, Arabo man, ang salita nila, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ibig sabihin, ang kapayapaan ay suma sa inyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ang kapayapaan ay sumasa inyo. Bago ang good morning o ano pa man, mauna ang assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ang Islam ay, ito ay mga may rule. May batas. Kasi pag walang batas, ang isang lugar ay magkakaroon ng gulo, o ang tao magkakaroon ng wala gulo. Hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin.
ang mga Muslim ito ay nagaano sa ano ng Islam. Ito yung sumusunod sa Quran at saka sa hadis ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung ano ang pinag-utos ng Quran at ka ang hadith ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung tatanungin natin ang ating sarili, mag-Christian man o ma-Muslim, kung ano ba ang Diyos, kung ano ba ang Panginoon, sasabihin nila, isa lang ang Panginoon ko ay ito, ang lumikha sa langit at lumikha sa lupa, lumikha sa tao. Ganun rin sa Muslim, ang Panginoon nila, ang lumikha sa langit, lumikha sa lupa, lumikha sa mga puno. Ngunit ano ba ang tunay na Panginoon? Ano ba ang tunay na Diyos? Lahat tayo ay may manual na pinagkukuhanan katulad sa Kristiyano, Biblia at saka sa Quran ay ang sa Muslim ay ang Quran. Pero sa banal na Quran, sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabihin mo Muhammad, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ay nag-iisa lang. Ibig sabihin ng Panginoon ay iisa lang. Sa Biblia, hindi ko alam kasi nalilito rin ako minsan. Bakit may sinasabi Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, at Diyos Ama. Nalilito ako pag tanungin ko yung isang Kristiyano, bakit tatlo ang Diyos nyo? Bakit tatlo? Eh, isa lang ang lumikha. Yun ang isang katanungan ko na pilit kong binabahat, I mean, research. At sa aking pag-aaral, isa akong Muslim, pinag-aralan ko rin konti ang Biblia. Kung ano ba ang tinatawag na Christian? Ang Christian, pagkakaalam ko, is the follower of Jesus Christ. Ibig sabihin, hindi siya isang relihiyon. Ito ay bumabasi lamang o sumusunod sa pamaraan ni Jesus Christ. So mga kapatid ko, ang sa amin lang ay ito, ipaparating ang Islam. Kasi isang mas'ul namin, kaming lahat ng mga Muslim ay kailangan namin iparating sa iba kung ano ang katuruan ng Islam. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullukum mas'ul, kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'yati. Lahat kayo ay may responsibilidad at dapat nyo gampanan ang inyong responsibilidad. Ang sa amin, yun, i-ano namin ang responsibilidad namin na ipaparating ang Islam. Kung ano ang Islam? Ang Islam, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa ayon sa kanyang hadith as-sharif, bunyal Islamu ala khamsin, shahadatu an la ilaha illallah, wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamu s-salah, wa ita'i z-zaka, wa sawmu ramadhan, wa hajjul bayti man istata' ilayhi sabila. Ang Islam, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay tinatag ito ng limang haligi. Ito ay ang pagsaksi mo na walang Diyos maliban lamang kay Allah Subhanahu wa Ta'ala at ang kanyang sugo na si Muhammad, anak ni Abdullah, at pagkatapos nun ay itatayo mo ang sala, at ang pangatlo ay pagbibigay mo ng zaka o buwis. Pang-apat, sawmu Ramadan, ang pagpapasting sa buwan ng Ramadan. At ang panglima ay ang Hajjul Bayt, ang mag-pilgrim ka sa Makkah. Yun ang Islam. Kasi kaya namin ipaparating dito sa inyo kung ano ang katuruan ng Islam. Kasi ayaw namin pagdating dun sa kabilang buhay. Kasi binanggit sa Quran, kung sino binanggit sa Quran na kailangan iparating ito sa kanila. Kasi pag hindi namin iparating sa mga kababayan namin kung ano ang tunay talaga na Islam, pagdating dun sa kabilang buhay, kami ang sisihin ng tao. Kasi doon sa kabilang buhay, dalawa lang ang mapupuntahan ng tao, impyerno at saka paraiso.
Kapag hindi mo nahanap ang katotohanan, hindi mo nahanap ang tunay na daan, impyerno ang babagsakan mo. Pang mahanap mo ang tunay na daanan, paraiso ang babagsakan mo. Ngunit paano natin malaman ito? Babalik tayo sa Biblia, babalik tayo sa Quran. Yan ang babalikan natin, Quran at saka Biblia. Kung ano ang nakasulat sa Quran, kung ano ang nakasulat sa Biblia. So kami, ayaw namin, pagdating dun sa kabilang buhay, sasabihin, o yan si Brother Razul, si Brother Haq, hindi niya ipinarating sa amin ang katuruan ng Islam. Kaya sa amin, papasok man kayo sa Islam o hindi, at least na iparating namin sa inyo ang kung ano ang Islam. Ang Islam, ito ay relihiyon ni Allah na kung saan binanggit niya sa Quran. Inna dina indallahi al-Islam. Katunayan, ang relihiyon ni Allah at katanggap-tanggap na relihiyon ay ang Islam. Sa Bible, wala akong makikita na ang relihiyon Kristiyano ay nabanggit doon sa ito ay relihiyon ng Kristiyano. Sa Bible, wala akong nakita o wala akong nahanap. Sa Quran, binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala, Inna dina indallahi al-Islam. Katunayan, ang relihiyong Islam ay ang katanggap-tanggap sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi kami, takot kami sa impyerno, mga brothers. Takot kami mahulog sa impyerno na hindi namin ipaparating ang Islam na ito, kung ano ba ang Islam. Nabanggit natin ang Islam kanina ay binubuo ng limang haligi. Ngunit ang limang haligi na ito ay malawak ang kanyang explanation. Katulad ng La ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ang La ilaha illallah, kailangan mong banggitin ito. Kailangan mo na mag-ano sa iyong puso na maniwala ka talaga na may Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. At karrar bil lisan, ika nga nila, ika sa wikang Arabic, tasdik bil kal, o karrar bil lisan, sasabihin ng dila mo na La ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. At ang pangatlo, at gawain mo kung ano ang pinag-utos ng La ilaha illallah, kung ano ang gawain ng La ilaha illallah. Yun lang po. Maraming salamat. Jazakallah khairan jazak. Kung mayroon po kayong katanungan about Islam, inshallah, pwede po natin sagutin yan sa maabot ng ating makakaya. Okay, syukran. Kung pwede, pakitaas ang kamay ng mga hindi pa Muslim dito para malaman natin kung saan tayo kukuha ng ating da'wa. Maaring magtaas na kamay yung hindi pa mga Muslim. Sa kabila po. Lahat na ba Muslim sa kabila? Marami pong salamat. Opo, kailangan natin ng cooperation kung maaari po. Kung may mga katanungan kayo, tungkol man ito sa Quran, tungkol sa Islam o sa Christianity, magtanong po kayo habang hindi pa tayo nagpo-proceed. Bro, mga brothers, bro, kahit masakit daw, sabi ni Sheikh, nakatanungan. May masakit ba nakatanungan? Hindi naman siguro. Sige, bro. Bakit hindi kumakain ng baboy ang Muslim? So bakit daw hindi kumakain ng baboy ang mga Muslim? Okay, bigyan mo natin ng konting intro. Bilang mga Muslim, hindi naiiba ang batas ng mga Muslim sa batas ng Kristiyano. Kung ano yung ipinagbawal sa Biblia, ipinagbawal din sa Quran. Halimbawa, yung tanong ni brother, bakit daw hindi kumakain ng baboy ang mga Muslim? So bilang mga Muslim, kami po ay sumusunod sa ipinagutos ni Hesus Kristo, sa ipinagutos ng Diyos. Kami ang totoong tagasunod ni Hesus Kristo. Bakit? Kasi bilang mga Muslim, hindi kami kumakain ng baboy na ipinagbawal din sa Biblia. Ano ang sinabi sa Biblia? Leviticus chapter 11 verse 7 to 8. Thou shall not eat nor touch the flesh of the swine because it is unclean to you. Huwag niyong
kainin ni salangin o hawakan ang karni ng baboy dahil ito ay marumi para sa inyo. Yan ay nakasulat. Kung gusto niyo i-take note, Leviticus 11, chapter 11, verse 7 to 8. Mag-research po tayo. Hanggang 9, sabi ni Sheikh, 7 to 9. Mag-research po tayo. Sa Quran, binanggit, Suratul Al-Maida. A'udhu billahi minash shaitan wajim. I-correct mo ko, Sheikh, hurrimat alaykumul maita, waddamu walahmul kinjir. Ipinagbabawal sa inyo ang almaita o yung mga hayop na namatay, na hindi nakatay, o kung kinatay man, ito ay inialay sa mga Diyos-Diyosan. Ipinagbabawal ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Maging ito ay sa Biblia o sa Quran. Sa Islam o sa Christianity, ipinagbabawal yung pag-aalay, pagsamba sa mga ribulto at Diyos-Diyosan. Isa lang ang Diyos natin. Bilang mga nilalang, mapakristyano o Muslim, isa lang ang Diyos na naglikha, naglalang sa atin. Dapat nating pag-aralan yan. Merong mali sa ating dalawang paniniwala. Kung kami ay tama, kayo ang mali. Kung kayo naman ang tama, kami ang mali. So ang marapat, pag-aralan natin. Huwag niyong kainin yung sabi sa Quran, ipinagbabawal sa inyo yung almaita, yung patay na hindi kinatay, o kung kinatay man ay inialay sa mga Diyos-Diyosan. Waddamo, ang dugo, yung dinuguan, ipinagbabawal din sa amin. Bakit? Ipinagbawal ang Diyos para sa ating kalusugan. Kapag kinain mo yung dugo, ha? Maraming bakterya dyan, virus. So, magkakaroon tayo ng sakit. Walahmul kinjir, yung karni ng baboy. Dahil napatunayan ng siyentifiko, napatunayan ng siyensya. Actually, noong 2007, at kung hindi ako nagkakamali, nagbigay ng ipinapublish sa national television, international television, yung WHO, World Health Organization, na ang pagkain ng baboy daw one lang yung pinagbaliktad. So ayun, napatunayan ng WHO o yung World Health Organization na ang pagkain daw ng baboy ay nagdudulot ng napakaraming sakit, which is affected tayo. So nagpalabas sila ng pagkain ng baboy ay ipinagbabawal. Ang US ang nagpalabas niyan. Ipinalabas sa World TV Patrol News World, yung sa international. So yun yun. So yun yung pagbabawal kung bakit. So sana kung may karagdagan kayo, sa Deuteronomy daw 8:5. Ganun din. Ni huwag hihipuin. Sabi, huwag niyong kakainin ng baboy, ni hihipuin. Dahil ito'y marumi para sa inyo. So yun yun. Kung meron pang katanungan, maaari. Maaari po, lumapit kayo. Huwag po tayong mahiya dahil ito'y palitan lamang ng ating mga opinion na nakabase ayon sa Quran at sa Biblia. Brother, may nakikilala ko dito eh. Baka may gustong itanong. Naka-smile pa. So, brother. MashaAllah. Welcome sa tournament nyo. So, meron bang tanong? Meron pa? Ilang minuto na lang, Sheikh? Okay, so last 10 minutes daw. Okay. Bro, brothers, baka may mga tanong kayo dyan. So, kung walang tanong, magdadagdag na lang ako. So bilang mga Muslim, total na ipaliwanag na ni Sheikh yung limang haligi ng Islam. So magkukontinue ako yung limang haligi ng paniniwala, o yung tinatawag na six articles of faith, which is sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, yung anim na paniniwala, sinabi niya, tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir, tu'minu bil qadri khairihi wa sharri. Okay, so medyo Arabic yun, nag-nosebleed tayo. Ang una, pinaniniwalaan ng mga Muslim, yung anim na yun ay pinaniniwalaan din ng mga Kristiyano. Okay, kung babanggitin ko, kung sino ang hindi naniwala dito,
magsabi lang. Okay, mapamuslimo kristyano. Ang una, tu'minu billah. Paniniwala sa nag-iisang Diyos. Sino ba ang makapagsasabi na ang Diyos ng mga Muslim ay hindi Diyos ng mga Kristiyano? O yung Diyos ng mga Kristiyano, hindi Diyos ng mga Muslim? Meron bang Diyos na tagapaglikha bukod sa tagapaglikhang nag-iisa? Isa lamang ang ating Diyos. Isa lamang ang naglikha sa atin. Isang Diyos lang ang naglikha ng buong mundo, ng buong sangkatauhan. Ano man ang lahi mo, Amerikano ka man, saan ang lupalop ka man ng mundo nang galing, isang Diyos lang ang naglikha sa atin. Kaya nga, pare-pareho tayong nabubuhay na ang ikinabubuhay natin ay oxygen. Dahil isa lang element na ginawa ng Diyos para tayo ay mabuhay, yung oxygen ang hinihinga natin. Walang humihinga dyan na nitrogen, mamamatay sila sa nitrogen. Oxygen lang. Okay? So, yun yung una. Isang Diyos na tagapaglikha. Siya ang naglikha ng buong kalangitan at kalupaan. Siya rin ang naglikha kay Adan at Eva at sa lahat ng propeta. Siya ang naglikha kay Jesus. Siya ang naglikha kay Propeta Muhammad SAW at ang lahat ng mga propeta. At ang buong sangkatauhan tayo. Siya ang naglikha sa atin. Isa lang, mapakristyano ka, mapamuslim, isang Diyos lang. Okay? Sa pamamaraan lang. Kaya kailangan mag-aral. Pangalawa, wa malaikati, yung paniniwala sa mga anghel. Sa Islam, naniniwala kami na mayroong anghel na siyang tagapagbigay ng impormasyon sa mga propeta. Okay. Sino bang naniniwala kay Gabriel? Anghel Gabriel. Sa Kristiyano meron, alam ko. O alam nyo na mayroong anghel. Si Anghel Gabriel. Si Jibril sa Islam. So yun, pinaniniwalaan ng mga Muslim na merong anghel. Merong anghel na tagapagtala ng iyong gawain. Dalawang anghel na tagapagtala. May sa kanan at may sa kaliwa. Okay? Yun. Ang lahat ng gawain ng tao, mapamuslim ka man o Kristiyano, regardless of religion, ay itinatala para sa iyo. Okay? So, ang gawain mong masama ay itinatala sa kaliwa. Nasa kanan naman yung mabuti. So, yun ang pag-ingatan natin, paghandaan natin. Tanungin natin ang ating mga sarili. Sapat na ba sa atin ang ating kinatatayuan sa ngayon? Sapat na ba sa atin ang paniniwala natin ngayon? Nasusunod na ba natin ang utos, ipinag-utos ng Diyos natin? Ipinag-utos ng Biblia? Ipinag-utos ng Quran? Tanungin natin, hanapin natin kung saan ang katotohanan? Dahil sa araw na yaon, binanggit sa Biblia, sa Quran, sorry, binanggit sa Quran, ang lahat ng gawain mo ay makikita mo. Makikita mo. At lahat ng gawain mo ay may karampatang kaparusahan at gantimpala. Kung gumawa ka ng mabuti, nandyan ang reward mo. Kung gumawa ka ng masama, meron kang parusa. Yun ang paniwala. Pangatlo, wakutubi. Lahat mapakristyano, mapamuslim, merong pinaniniwalaan na aklat. Okay, gagawin natin mabilis. Ang mga Muslim naniniwala na ang aklat na ipinadala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang Quran, ang siyang selyo ng lahat ng kasulatan na ipinadala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pagkatapos ni Propeta Isa alaihi salam o si Hesus Kristo na binigyan din ng isang aklat o kasulatan ang Injil o ang Ebanghelyo. So meron tayong limang kasulatan na ibinaba. Ang suuna, ang suhof na ipinadala kay Propeta Ibrahim alayhis salam, si Abraham, o yung scrolls of Abraham. Pangalawa, yung Zabur na ipinadala kay Propeta David o si Daud alayhis salam. Tinatawag na Sons of David. Pinaniniwala ng mga Muslim yan. Pangatlo, yung Zabur o yung Torah ni Moises na ipinadala sa panahon ni Moises. Pinaniniwalaan natin yon. Pang-apat, mabilisan lang, yung Injil, Gospel, magandang balita, yan ay pinaniniwalaan ng mga Muslim. Kung hindi, magtatanong kayo, bakit hindi kayo Kristiyano? Bakit hindi kayo Kristiyano? Samantalang naniniwala kayo kay Jesus, naniniwala ka kay Maria, naniniwala kayo sa Biblia.
Kaya nga kami Muslim dahil sinusunod namin kung ano yung sinabi sa Biblia. Huwag kayong kumain ng baboy. Sinunod namin. Nakalagay sa Biblia, magpatira pa kayo kung kayo ay sumasamba. Sinusunod namin ng mga Muslim. So yun yun. Pang-apat na ba tayo? Pang-lima na. Paniniwala sa mga propeta. Ang lahat ng propeta ay paniniwalaan ng mga Muslim. Okay? Magmula sa panahon ni Adan. Si Adan ay isang propeta. Hanggang sa kay Jesus. Hanggang sa pinakahuli, si Propeta Muhammad. Sumakanya ang kapayapaan. So pinaniniwalaan mga Muslim yan. Maging si Jesus Kristo. Alam nyo ba na ang mga Muslim ay naniniwala kay Birheng Maria? Na ang pinakamamahal ng mga Muslim, sinabi ng Propeta Muhammad SAW, sabi niya, Khairum minan nisaiha Maryam. Ang pinakadakila sa lahat ng mga kababaihan ay si Maria. Si Maria, merong pamplet dyan. Oh, si Maria. Yun ang sinabi ng Propeta Muhammad SAW, na ang pinakadakila daw ay si Maria na ina ni Jesus Kristo. So yun yung paniniwala ng mga Muslim. Sino ang sabi nun? Si Propeta Muhammad SAW. Okay? So, bilang mga Muslim, pinaniniwala natin, hindi natin dinidenay si Jesus Kristo. Pinakamamahal natin si Jesus Kristo at si Maria, isa sa mga magigiting na propeta. Okay? So, pang-anim na. Tu'minu bil qadri khairihi wa sharri. Paniniwala sa mga itinakda at mga nakatakda. Itinakda ng Diyos na maparito kayo upang mapakinggan ng aking salita. Itinakda ng Diyos na magkakaroon ng paliga para tayo ay magkakakilanlan. Itinakda ng Diyos ng Allah subhanahu wa ta'ala na maging Muslim kayo. Halimbawa, sino yung nag-shahada nung isang araw? O si brother, yung referee. MashaAllah. Shining faces. Faces bro. MashaAllah. Mabrok. Itinakda ng Diyos ng Allah subhanahu wa ta'ala na makilala niya yung Islam. Okay? So yun yun. Ang mga masasamang nangyayari sa atin ay minsan nakapagdudulot ng aral sa atin. Yun ay kasali sa mga pinaniwala ng Allah. Kung itinakda na mapunta kayo sa Saudi Arabia, malamang na may plano ang Allah subhanahu wa ta'ala sa inyo na mapakinggan yung kanyang salita. Maipahayag sa inyo ang relihiyong Islam. Pero kayo ay binigyan ng free will. Kaya kayo ay malaya na makapili ng inyong gustong yakapin. Gustong sundin na relihiyon. Nasa sa inyo yan. Sa Islam, walang sapilitan sa relihiyon. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa batang ng Quran, La ikraha fid din. Sabi niya, walang sapilitan. There's no compulsion in religion. Walang sapilitan sa relihiyon. Nasa sa inyo. Okay? So, doon nagtatapos yung limang haligi ng paniniwala. Nasa sa inyo kung tanggapin niyo ang Islam. Ang importante, na ipaliwanag namin sa inyo, na ipaabot. Sa sinong may gustong magtanong kayo, huwag kayong mahihiya. Dahil sa araw ng paghuhukom, wala nang kahihiyan doon. Wala na, hindi na pwedeng ibalik ang oras. Kung nasa impyerno ka na, wala ka ng ligtas. Kung nasa paraiso ka, alhamdulillah. So, bukas ang katanungan, ang stage daw para sa inyo, para magtanong. Kahit nasa likod. Oh, kahit naglalaro, mamaya, pwede kayong bumalik sa amin o sa kanila, sa mga daiyan natin, para magtanong. Okay? So, magtanong kayo, huwag kayong mahiya. Brothers, meron pa bang tanong? 5 minutes na lang siguro. Ako nagbibigyan ng oras eh. 5 minutes na lang. Last 5 minutes. Open forum. Meron bang hindi pa malinaw? Okay, so naiintindihan naman siguro. O ngayon, kung wala nang tanong, bro.